Talaga. Hello! Yan, magandang gabi. Anong ba sasabi ko sa 42 million? Nako. Mm-mm. Hindi naman sigurado yan eh. Oo. Sandali, hinaan ko muna yung... Oo. Hindi naman sure yan yung 42 million na yan, no? Oo. Kasi pwedeng umulit-ulit ng mga ibang account. At ngayon, yung mga iba ko nga kakilala mga vloggers, sabi nila, papagawa sila ng account para dun sa computer nila, madaming mga, antag dito? Oo. Madami silang bubuksan ng mga windows, tapos ayan, yung mga account-account na yon sa YouTube, ganyan, para madaming mag-views, ganyan, dumadami yung views. Oo. Kahit isang IP address lang bakla, lalagyan lang nilang VPN yan, tapos ko, oo, kaya hindi ako nagpapaniwala sa dami. Mm-mm. Sa dami ng mga followers, oo, dito sa Facebook, kasi pwede kang bumili. Oo. Hindi ibig sabihin na madami kang followers, madami kayo, ay madami nang boboto sa inyo. Kaya huwag kayo masyado. Oo. Huwag kayo nag, alam mo yung kampante. Oo. Napanalo man kayo noong nakaraang election dun sa court. Pero iba eh. Oo, iba ang presidency. Oo, 42 million, di ba? Oh, kung 42 million kayo, di ba? Yung iba nga, di ba? Yung antag ito, mga dilawan nga, sinabi dati nitong Hager yan, no? Oo. Yung Pakistani. Pakistani. Isang antawa yan. Di bakla, sabi 40 million. Eh, bakit pa kayo nang magka-campaign kung 40 million na kayo? Oo, kung parating rally naman, bakla. Oo, 13 lang, bakla. Yung mga makikita mong magra-rally. Tapos, kasama pa ribulto, di ba? So, ayun, di ba? Oo. Kami naman, tignan nyo ngayon, guys, ang mga DDS, tatahi-tahimik lang yung bakla. Kapag nanalo na, okay, tatahimik na yung iba. Oo. Parang 1/4 lang ang gumagalaw, nag-iingay ngayon, bakla. Pero tignan nyo, unti-unti na naman bumabalik bakla yung mga vloggers na nag-campaign kay Pangulong Duterte last 2016, bakla. Ganyan tayo, oo. Parang, call me when you need me, parang ganun, bakla. Kahit hindi namin tinatawag yung mga yon, oo, yung mga supporters, mga likers, mga voters, and vloggers ni PRRD, bakla, bigla sila magpaparamdam. Alam nila, bakla, tatahi-tahimik lang. Eh yung iba, bakla, doon sa kabila, bakla, kaya wala kayong makuhang boto kasi nga, oo, bobo kasi yung fan nyo, oo, yung vlogger nyo. Oo, hanggang ngayon, bakla, dito parang kayo pub. Oo, kayo natatalo kayo eh. Oo, walang balat sa puwet yung bakla. Buong mukha niya, buong pagkatao niya, balat. Oo. Oo, nababayo yun, diba? Hindi na lang, di, doon parang talaga kayo pumupondo. Yun parang talaga yung pinagkakatiwalaan ninyo. Oo, sayang naman. Oo. Mas maganda na lang yung pangkwanyo sana, pangkampaign nyo, kesa naman kayo dun sa pangpondo nyo dun sa, oo, mananakot pa sa tao sa butante. Oo, bakla kayo, nakakatuwa talaga ngayon. Kasi, promise guys, sobrang, alam mo yun, hanggang ngayon na-maintain natin yung power natin, yung pwersa natin, as in, yung iba na develop talaga eh. Oo, yung mga yung dati tatahi-tahimik lang dati yung mga na DDS, tapos pasimple-simple lang sila nagpo-post, tapos makikita mo na sila ngayon, bakla, para silang nag from caterpillar hanggang naging butterfly talaga sila, nagba-vlog na rin sila. Ayan, tapos madami na rin silang na oo, mga nahihikayat. Oo, mga nahihikayat na mga di, na iba pang mga tao yung dating dilawan, nahihikayat nila, bakla, ang galing. O kaya bravo, I'm so proud of you talaga.
mga kakating ko, mga tatanda na mga followers ko, bakla, gabing-gabi bakla. O yung iba ko mga followers dito, na parang nauuna pa talaga sila sa akin na mag-message sa akin, sasabi sa akin, bakla, ganito, ay, Drew, napanood mo na ba to? Nabasa mo na ba to? Bakla, ganyan, ganyan, ganyan. Ay, putik, sabi, natalo na ako kung si Squid Game, bakla. O, nabaril na ako, kulang ako sa balita, bakla. Kaya, humanda kayo. Mm-mm. Humanda kayo sa mga DDS ngayon, guys. Kasi mas full-blown na talaga sila. Mas dilat na dilat na sila. Dilat na dilat. Parang pangit ang parang drug addict. So, ayun po. Raffy and Ka is Scott Tandem, Team Hambog. Ay, nako. Hindi pa naman natin nakikita, pero tignan natin. Oo, kung magsasalita na at talagang tatakbo na talaga si Sir Raffy. And tingnan natin din kung magsasalita din ang DDS. Pero for sure, yes. Oo. Parang nasa kuweba, narinig niyo ako, gano'n. Oo. Tahimik lang kami mga OFW pero rocks. Oo, bakla. Kayo yung mga nilalait-lait parati ng mga kwan, diba? Mga dilawan. Hindi sila nag-ingat doon na every time magko-comment kayo dito, ganyan. Binabalahura kayo, mga bobo, mga walang kwan, ganyan, ganyan. Ginaganyan kayo, diba? Hindi nila alam kung anong power ninyo na kapag sinabi nyo lang, diba, kayo mga OFW, oo, pumunta kayo nasa ibang bansa kayo, tapos kapag isang signal nyo lang, sinabi nyo lang sa mga kamag-anak nyo, walang chocolate. Oo, walang chocolate, walang pera, walang mga padala-padala, walang sapatos kapag hindi nyo iboboto. Si Duterte, si Sara, si Bongbong. Ganun lang. Oo, bakla. Yung isang OFW, ang katumbas niya na boto, bakla, 20! Lakas na, 20! Lagyan nga natin ng echo. Ang isang boto ng OFW ay 20! Bakla, bakit ang pain ng echo, no? So ayan, 333 na tayo, angels number. Talaga pinapapanginir na yun. Bakla, naintindihan nyo yun, alam ko yun. Kasi matagal na tayo magkakakilala, no? So, ayun, kami, alam mo yun, petiks-petiks lang din talaga ngayon ang mga... Oo, ang lakas kasi pala ng kwang ko, no? Oo, ng... Antag dito, ng echo ko, no? Oo, papetiks-petiks lang talaga tayo ngayon. Oo, na parang ang binabantayan na lang talaga po ng mga Pilipino, oo, hindi na yung kwan eh, yung dami na magboboto, pero ang binabantayan po namin, oo, number one, dalawa lang po yan. Number one, yung mga taong, yung mga kandidato, lalo na yung isa, yung naka-brief, bakla. Yan yung magaling manira kasi, bakla. Yan yung magaling mag-issue. Oh, siya yung kapag kumandidato tapos nag-campaign, bakla, siya yung kandidatong maninira at hindi niya ihahain yung kanyang mga plataforma o kaya yung mga antag ito, yung mga nagawa niya sa kanyang buhay. Ganun dapat mag-share, dapat ganun mag-advertise ng iyong sarili. Hindi mo i-advertise yung pagkakamali ng ibang tao. Hindi mo gagamitin yung mga kwan po, yung mga pagkakamali ng ibang tao. Hindi naman yun yung tumatakbo, yung anak lang naman, tapos gagamitin mo. Gago! Sorry pa sa boses ko talaga, bakla, no? Na ako na naman yung bunganga ko, no? Hindi talaga matigilan talaga, no? Dapat ganun. Isa yun sa mga binabantayan namin talaga. Kung paano natin talaga tatablahin yan. Dapat tablahin din natin talaga, bakla. Hindi yung para mananahimik lang talaga tayo sa paninira niya. Ginawa na niya sa ibang mga tao yan, sa mga naging kalaban niya. Tapos tayo, hindi tayo mapapapwede. Oo, bakla. Hindi pa pwede yan sa amin. Oo, akala mo parang lahat kakayakayanin mo. Masyado mataas naman talaga ang mga ambisyon mo. No? Hindi pwede sa amin yan, bakla. Oo. Nakita yung mga
ganyan-ganyan ko, talaga may mga diin-diin talaga. And number two, na aming babantayan, bakla, walang matutulak! Walang matutulak talaga, bakla. Iinom talaga ng kape na extra juice ng cobra. Walang tulugan, bakla. Dilat na dilat ang mga mata. Parang ganito, magkakape lang tayo, bakla. Dapat nakaganyan tayo. O, kahit tulog tayo, bakla. Nakaganyan tayo, dapat nagkakape tayo, nakaganyan. Nakaganyan yung dapat may kutsara, bakla, dapat merong ganun. Oo. Dapat may tukod ang mga mata, dapat may toothpick, bakla, gaya. Wala talaga, natutulog na talaga tayo, bakla. Natulog lang tayo, nanalo na, bakla. Hindi ba pwede yan, bakla? Oo, kaya matuto na talaga tayo, matulog lang, bakla. Nanalo na, nakaupo na, bakla. Iyong na, spaghetti, luga, oh, gago. Hindi pwede yun, oo. Ninakaw na yung upuan, tapos pa pwede pang kunin na iba. Oo, ulit na naman, uulitin naman natin, ha? Hindi pa pwede yun.